So, good day guys sa mga nag-request kung paano ma-identify yung glow tetra na male tsaka yung female. So, ito guys, kukuha tayo ng sample ng male dito. Ito lahat yan mga male and andito sa kabila yung female natin. Kukuha rin tayo ng sample para pagbabasihan natin. Na guys, nakuha na natin yung male tsaka female. So, dito na natin makikita yung diferensya. Kung ano yung mga pinagkakaiba nila. So, shoutout muna pala kay Chris G. Nunez. So, shoutout sa iyo, idol. And, eto na guys. Yung female dito, pag tiningnan natin, is mas malaki siya compared sa male. Ayan. Then yung kung tingnan mo yung body niya is bulky yung chan. Unlike sa male natin yan. Manipis. Pag di kayo sure dito sa side view, tingnan niyo dito guys sa ibabaw, sa top view. Ma-identify niyo yung male tsaka female diyan. Teka, hanapan natin ng magandang pwesto, yung hindi eto. Yan. Sa top view guys, makikita natin yung pinagkakaiba. Kung titingnan nyo yung female, lumalabas yung belly niya. Compare dito sa male. Manipis talaga yung male guys pag tiningnan nyo siya sa top view. Compare dito sa female. And makikita talagang pinagkakaiba nila. Itong female is buntis na, ready to breed na to. Kung mahihirapan kayo mag-identify sa aquarium. Pero pag sa gilid nyo sa titingnan, ma-identify nyo pa rin guys kasi mas malaki yung female compared sa male. Then yung chan niya, pag tiningnan nyo is, nakaumbok talaga yung female compared dun sa male. Manifest talaga. Yan, makikita talagang pinagkakaiba nila guys. Yun. So malaking pagkakaiba. Pero pag hindi kayo sure sa gilid, pag side view kayo magtingin, dito na lang kayo tumingin sa top view. Yan. Pag lumabas yung belly niya, pag tiningnan nyo sa top view, sure female yun. Pag wala, pag ganito lang, straight, sure male yan. So, yan lang guys, kabilis mag-gender ng glow tetra. So, sana nakatulong sa inyo. Yun. And good luck guys sa mga glow tetra lovers.